Hello, kamusta kaibigan? Si Roger. Andito ulit tayo sa aking video. Ngayon kaibigan, ang gagawin natin ay simple backup light or toggle light. Gamit natin ang syempre ang LED. Pero bago lahat, ayusin muna natin ang wire. Kailangan pantay para maganda tingnan. Kulang pa rin. Yan. Para maganda tignan. Kailangan pantay. Ngayon, malagay na natin ang itong plug abigan. Pwede siya rito malapit sa ilaw. Malapit sa ilaw or pwede siya malapit sa plug. Mamili ka lang kung saan gusto. Ngayon, eto. Pinutol ko na ang wire. Yan, yan ang ating plug na ilalagay. Ang ating hanging plug. Kailangan ang putol mo ay eksakto lamang para maganda siya. Sukatin mo siya. Gaya niyan. Titignan mo kung eksakto siya bago mo siya putulin. Yan. Ito ang maigi. Nalagyan natin para makita mo ng maayos. Ngayon, tignan mo siya. Madali lang ito, kaibigan. Susundan mo lang kung paano ko ginawa. Ayan. Ngayon, lalagyan natin ang takip. Ayan. Lagyan natin ang tornilyo. Nasa iyo yan kung saan mo ito pwedeng ilagay kung gusto mo sa malapit sa switch or malayo sa switch. Pero ang napili natin ay ang malapit sa switch.
Kaya ang kaibigan, nilagay ko lang ating ilaw. Kaibigan, sample lang ito ha. Sample ito ng ating backup switch or backup light or turbo light. Ngayon, lalagay natin ang plug. Ayan, yung pong niya, ayan na. Pwedeng hindi siya nakaikot, pwedeng normal lang siya, pero pwede rin siya nakaikot, pwede mo ikutin ang wire. Kailangan, ang higpit kasi nito clockwise. Kailangan pag naghigpit ka, yan ang posisyon. Ganyan ang posisyon ng wire. Ganun din ang kabila. Ipoposition mo din siya ng ganun para ipaparehas mo lang. Yan. Ipitan mo na. Yan. Ganyan ang posisyon niya. Tandaan mo yan. Ngayon, paglalagay mo na siya, pagtatapatin mo lang sila. Yan, ganyan na, kahinatnan. Yan. Ngayon, ilalagay na natin sila sa kanilang case. Yan. Yan. Tignan mo posisyon yan. Ngayon, tatakpan mo na siya. Yan. Lalagay mo na ang nut. Lagay mo na maayos ang nut. Bago ibaliktad mo siya. At ilagay mo naman ang tornilyo. Pagkatapos, higpitan mo na siya. Yan, yan ang labas niyan. Kailangan maganda para presentable. Target kasi yung gagawa ay lang naman basta maayos kahit walang quality, kailangan may quality para siguradong maganda ang pagkakagawa mo dahil may percent ang itsura. Ngayon sinaksa ko na, so ito na kaibigan, ang switch natin, wala siyang ini-indicate kung alin ang on and off. So, bahala ka na mamili kung saan mo siya i-on, kung saan mo siya i-off. Dahil ang switch natin, pwede siyang malapit sa ilaw, pwede rin siyang malapit sa plug, sa posisyon na to. Alin sa dalawa, malapit sa ilaw o malapit sa plug. Para in case na isaksak mo, pero mas maganda kaibigan ang malapit sa ilaw. So ang pinakang the best na trouble light mo, ang pinakang size niya ay dapat nasa 5 meter siya hanggang 7 meter.
Yan ang pinaka the best na topolite. Para siyang extension. So ulit natin. Saksak natin ulit. Buksan natin. Ayan. Ayan kaibigan. Ngayon kaibigan, ang terminal block mo ay exposed. Dapat niyan may balot siya. Lagyan mo siya ng silicone or kahit na anong pwede mong ilagay kahit ang glue. Basta ano siya, basta tumitigas siya, basta tumitibay siya yung natutuyo siya para safe ka. Hindi siya exposed. Okay? So, i-hop na natin. Yan ang ating kailangan kaibigan, wala siyang expose ha, na wire na po pwede mong malikitan. Especially kung ang wire, kung ang power ay 220. Kailangan isip yung lagi ang safe. Yan. Ayan siya. Ngayon, continue tayo sa iba kong mga video. Hindi pa rin ako titigil sa paggawa ng mga control. Pero pansamantala, iiba-ibahin na natin. So, ito ulit si Roger, mga kaibigan. Diyan ito tayo sa pangalawa kong video.